Hey guys! Welcome back to Just Basics and welcome back to another how-to video. And today guys, isa-share ko sa inyo kung paano natin ma-extend ang ating main router. And I think this is also applicable to all telco. Ayan, so to be specific, yung sa amin guys is Converge. Alright, so let's go and let's get started. Alright, so before we start with the steps or paano natin siyang gawin, I just want to give you a little backstory kung bakit na naman natin ginawa itong video na to. And itong, or bakit naman natin ginawa yung pag-extend ng main router natin. Ayan, so nung nagpa-install kasi kami ng internet guys, doon na yung previous room namin, doon namin nilagay yung aming main router or yung internet. And now, lumipat kasi kami ng kwarto. Ang gusto kasi namin guys is nasa amin yung main router kasi meron kaming backup power. Diba pag nawawalan tayo ng kuryente or napabrown out, nawawalan din tayo ng internet. Which is, minsan, hassle sa amin kasi nga may nag-work from home, ganyan. And yeah, boring naman pag walang internet. Anyway, going back, kami kasi guys, meron kaming backup power. And pag hindi na kami busy, is i-share ko naman sa inyo kung ano yung backup power na gamit namin. Yes, tama ka, bakit hindi ko na lang lagyan ng backup yung mismong main router namin? Or yes, kaya din naman siya ng UPS. Pero yun nga kasi, ang gusto kasi namin guys is hindi lang naman yung internet yung may backup power. Or ang gusto rin naman namin is kasama yung buong bahay or yung buong kwarto. Ayan, so soon sana ma-share ko sa inyo yung aming backup system or backup power. Ayan, so mas mahaba pa yung ating backup story kaysa yung ating gagawin sa pag-extend ng main router natin. Kaya tara, samahan nyo ako and ipapakita ko sa inyo kung paano. Okay, so ang kailangan mo lang naman gawin ay bumili ng fiber cable niya or basically i-extend lang natin talaga yung patch cord niya mula sa, actually hindi ko talaga alam yung tawag dito, yung termination ng fiber cable mula sa poste, then papunta sa router. Now, madami yatang klase ng gantong cable, hindi ko rin alam guys kung ano yung tawag sa gantong cable. Pero ang ginawa ko lang is tinignan ko yung itsura ng in-install nila na cable. And then, yun yung binili ko. Sa router na ito, ang tawag nila yata is Fiber Optic Extension Wire APC-SC to APC-SC. Okay, so ito yun guys. Ayan. Now, sa haba naman niya, may mga available naman. May 1 meter to 50 meters yata. And ang nabili namin is 30 meters lang. Pero sobra pa yung 30 meters guys, kaya nakatali. So, tinali na lang muna namin siyang ganyan. So, mas okay naman yung sobra kaysa naman yung kulang, di ba? Ayan. So, ito nga pala, meron din siyang pang-indoor at outdoor na klase. Yung pang-outdoor, ito yung mga pwedeng ma-expose sa araw or mauulanan, ganyan. Okay, so with regard sa distance, sa layo from the main router na in-extend natin is kung mas mabagal ba siya, mas mabilis, or actually mas bumagal ba siya, ganyan. Sa experience naman namin guys, wala naman kaming changes na napapansin na bumagal siya or kung meron mang malaking difference, ganyan. Wala naman siya so far. For few months, wala naman kaming na-experience na gano'n. Yan, so ganun lang guys, paano natin i-extend ang ating main router. And that's for Converge and most telco naman guys, ang I think parehas lang naman yung step or yung process paano natin siya ma-extend. Alright, so that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Again, if you have further questions or clarifications, just type in nyo on the comment section. Nagre-reply po kami dyan, paisa-isa. Ayan, so again, don't forget to subscribe, share this video pag nakatulong ako sa inyo, and please hit the like button as well before you leave this video and go on to the next. And you can always check how-to videos on my channel as well. Thank you for watching. This is Jess, and see you on my next video. Bye!